Si Eduardo Verges Garcia, o mas kilala natin bilang Eddie Garcia, o sa bansag na Manoy, ay isang batikang artista at isa sa mga haligi ng industriya sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong Mayo 2, 1929 sa Sorsogon. Siya ang panganay sa limang magkakapatid. Nangarap siyang maging abogado, ngunit pagsusundalo ang kanyang natahak na landas. Isa siya sa mga sumama noon sa Philippine Scout, isang unit ng Philippine Military sa ilalim ng United States Army Philippine Department. Si Eddie ay nadestino sa Okinawa, Japan. Taong 1947 ay binuwag ni President Harry Truman ang Philippine Scout bilang isa sa mga bahagi ng US Army, kaya't nawala si Eddie sa serbisyong militar. Taong 1949 naman ay pinasok niya ang pag-aartista. Unang lumabas sa pelikula si Eddie bilang kontrabida sa Siete Infantes de Lara. Ilan pa sa mga nagawang pelikula ni Eddie sa ilalim ng Sampaguita Pictures ay noong 1956, Kundinado noong 1958, Kamandag at Tanikalang Apoy noong 1959. Nakatanggap siya sa FAMAS ng 34 na nominasyon, 13 sa mga ito bilang pinakamahusay na pangalawang aktor, 10 naman bilang pinakamahusay na aktor at 11 bilang pinakamahusay na direktor. Sa kabuuan, nakatanggap siya ng 16 na gawad, 6 bilang pinakamahusay na pangalawang aktor, 5 gawad parangal bilang pinakamahusay na direktor, at 5 gawad ulit bilang pinakamahusay na aktor. Siya ay FAMAS Hall Famer sa mga sumusunod na kategorya: pinakamahusay na aktor, pinakamahusay na pangalawang aktor, at pinakamahusay na direktor. Bukod pa rito, ay napanalunan din niya ang Lifetime Achievement Award at Fernando Poe Jr. Memorial Award ng FAMAS. Higit sa 700 pelikula ang kanyang nagawa. 3 ang sinasabing naging anak ni Manoy sa kanyang asawa. Narito't kilalani natin ang mga anak ni Eddie Garcia. Number 1, Eduardo Garcia Jr. Si Eduardo ang panganay na anak ni Eddie sa kanyang asawa na si Lucilia Scamber. Sa edad na 22 ay naaksidente si Eduardo sa motorsiklo na regalo sa kanya ng kanyang ama. Ito ang itinuturing na pinakamalaking dagok sa buhay ng aktor. Napakasakit para kay Eddie ang nasabing pagkamatay ng kanyang anak dahil sinisisian niya ang kanyang sarili dahil ang regalong motorsiklo pa ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang panganay na anak. Itinuturing niya itong isang trahedya sa kanyang buhay. Upang malimutan niya ang sakit, ay isinubsob ni Eddie ang kanyang buong panahon sa pagtatrabaho. Number 2, Erwin Garcia. Si Erwin ang pangalawang anak ni Eddie Garcia kay Lucilia. Sumakabilang buhay na rin si Erwin nito lamang Marso 13, 2021 sa edad na 65. Cirrhosis of the liver ang karamdaman ni Erwin. Na-comatose umano ito habang naka-confine sa isang ospital sa San Juan City. At sa mismong araw ng kanyang kapanganakan ay binawian siya ng buhay. Number 3, Elizabeth Garcia. Pumanaw naman noong 1996 si Elizabeth dahil sa heart attack. Si Elizabeth ang nag-iisang anak na babae ni Eddie. Namatay ang asawa ni Eddie noong 1995 dahil sa cancer. At si Eddie naman ay dahil sa pagkatapilok sa isang cable wire at tumama ang kanyang ulo sa semento. Habang ginagawa ang pelikulang Rosang Agimat sa Kapuso Network, namatay siya noong Hunyo 20, 2019.
Malungkot man ang buhay ni Eddie Garcia dahil sa maagang pagkawala ng kanyang asawa at mga anak. Nananatili naman sa ating mga puso at isip ang tatag, tibay at saya ng pelikulang kanyang ginawa. Mag-subscribe sa aming munting channel. I-like at i-share din ang video nito. Bisitahin rin ang iba pa naming mga videos sa aming mga playlist. Salamat sa inyong panonood, mga kasama.